Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kitagal nating hinintay na mga patikim para sa paparating na chapter 1041 ng One Piece. Grabe fam, siguradong magugulat na naman tayo sa mga matitinding pasabog ni Oda sa chapter na to. Sana pala'y ilike niyong video nito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang. Dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sobrang nasasabik na akong ibahagi sa inyo ang mga malulupit na twist sa chapter 1041. Kaya huwag na nating patagalin. Simulan na natin! Chapter 1041 ay pinamagatang Komurasaki at base sa chapter na to ay siguradong alam na natin kung sino ang pinatutungkulan ng title na ito. Tama kayo fam, dahil dito na nga gagawa ng aksyon si Hiyori at ipapakilala na niya ang kanyang tunay na pagkatao kay Orochi. Sa wakas ay may paghihiganti na din ni Hiyori ang isa sa mga pangunahing individual na responsable sa pagkamatay ng kanyang ama na si Oden. Hindi lang yan ang interesanteng nangyari sa chapter 1041 fam, dahil meron din tayong bago at importanteng impormasyon tungkol sa mga sinulat ni Oden sa kanyang journal. Matutuwa kayo dito fam dahil ang bagong impormasyon nito ay talaga namang nagpapataas ng posibilidad na si Yamato na nga ang magiging susunod na miyembro ng Straw Hat Crew. Grabe fam, siguradong lalo pang magiging mas malakas ang crew ni Luffy kapag nagkatotoo ang pagsama ni Yamato sa Straw Hats. Sa chapter na to na din fam, ipapakita ang pinakaabangan nating update sa ano ba talagang nangyari kay Zoro at bakit bigla na lang nawala sa eksena ang malakamatayan o Grim Reaper na nagtatangka sa kanyang buhay. Bukod naman kay Zoro fam, ay makikita din natin kung nasaan at ano na ba ang kalagayan ngayon ng iba pang Straw Hats na sina Jinbei, Nami at Usopp sa nagaganap na ding Manso ni Gashima. Isa din sa pinaka-interesanteng eksena sa chapter na to fam ay ang flashback ni Kaido kung saan makikita natin kung kailan unang nagsalubong ang kanilang landas ng kapwa niya Emperor of the Sea na si Big Mom. Mukhang may patikim na din dito si Oda fam sa kung paano nabuo ang makasaysayan at kinatatakutang Rock's Pirate Crew. At ang isa sa pinakamalaki at pinakamatinding pasabog sa chapter na ito ay ang bagong ipinag-utos ng Gorosei sa CP0 at ang mahalagang kaugnayan nito sa isa sa pinakamalaking misteryo ngayon sa kwento, ang katotohanan sa kung ano ba talaga ang malamat na Devil Fruit na labis na kinatatakutan ng World Government na siya namang naging dahilan upang burahin nila sa kasaysayan ng pag-iral o ang existence nito. At maniniwala ba kayo fam kung sasabihin kong napakalaki na ngayon ng tsansa na ang Gumu-Gumu no Mi nga na pagmamay-ari ngayon ni Luffy ang maalamat na Devil Fruit na ito? At syempre fam, hindi pa dyan natatapos ang malulupit na eksena sa chapter 1041 dahil ipagpapatuloy na din sa wakas dito ang pagtutuos sa pagitan ng strongest creature of the world at emperor na si Kaido laban sa individual na nangunguna sa Samurai Alliance at isa sa mga supernova na si Straw Hat Luffy. O diba fam? Talagang sulit na naman ang halos 2 linggo nating paghihintay dahil sobrang siksik na naman ang mga pasabog na twist at maaaksyong mga tagpo ang chapter 1041. Ngayong may ideya na tayo sa mga mangyayaring matitinding eksena, ay dumako naman tayo sa mas malalalim na detalye ng chapter na to. Unahin natin ang cover page fam, kung saan nagpapatuloy ang 25th cover story na pinamagatang Germa Double Sixes An Emotional Excursion. Sa 5th edisyon ng cover story na ito, ay makikita natin ang magkapatid na Vinsmoke na sina Niji at Yonji na nananatili pa ding nakakulong sa prison book sa Kokoa Island sa Toto Land. Dito ay mapapansin natin ang anak ni Big Mom na si Charlotte Pudding
na nilapitan ng magkapatid at pinagsasampalang mga ito dahil sa pangapi at pangbubuli na ginawa nila kay Sanji. Siguro fam ay ginamit ni Pudding dito ang kanyang Memo-Memo Know Me abilities upang makita ang nakaraan ni Sanji nung maliit pa lamang siya at nakakaranas pa ng pangapi at pang-aabuso mula sa kanyang mga kapatid at mula sa kanyang ama na si Vince Smoke Judge. Talagang naging malapit ang loob ni Pudding kay Sanji fam. At hanggang ngayon ay makikita pa din natin ang pagmamalasakit nito sa kanya. Kung matatandaan nga natin fam, kahit nung huli silang nagkasama ni Sanji, ay hinalikan niya pa ito bilang pagpapakita ng nararamdaman niya dito. Subalit pagkatapos na pagkatapos niya itong gawin ay binura ni Pudding ang alaalang ito ni Blackleg gamit ang kanyang Devil Fruit ability. Ano sa tingin niyo fam? Magkakatuluyan nga kaya sa dulo sina Sanji at Pudding? Kung ganon ay mas lalo pang madaragdagan ang nasasakop ng impluensya ni Luffy. Kasi pansinin natin ito fam. Si Pudding ay anak ni Big Mom na isang Emperor of the Sea. At kung magkatuluyan sila ni Sanji, ay magiging kalyado na ng Straw Hats ang Big Mom Pirates. Not to mention na kinikilala at iginagalang na din ni Katakuri ang lakas ni Luffy. Pagkatapos nga ng nangyari nilang pagtutuos. Si Yamato naman sa kabilang banda ay nag-iisang anak ng isa pang Yonko na si Kaido at alam naman natin na malaki ang posibilidad na maging susunod ng crew ni Luffy si Yamato kaya naman hindi rin malayong mangyari na ang Beast Pirates ay maging kaalyado rin ni Luffy at ng Straw Hats. O diba fam? Parang lalabas tuloy ngayon na ang dalawa sa mga kasalukuyang crew ng mga Yonko ay magiging kahampi na din ni Luffy. Talagang unti-unti nang ang nagkakatotoo ang paparating na gigantic war na nabanggit ni Oda na sinasabing siyang pinakamalaking digmaan na magaganap sa buong kasaysayan ng One Piece. Ang paghaharap ng pwersa ng mga pirata laban sa nagaharing kapangyarihan ng world government. At syempre, ang pwersa ng mga piratang ito ay pinapangunahan ng ating paboritong bida, walang iba kundi si Monkey D. Luffy. Sa pagpapatuloy naman ng Chapter 1041 fam, ay lumipat ang eksena kung saan nagtapos ang nakalipas na chapter. Matatandaan nating naputol ang huling eksena sa pag-uusap ni Momonosuke at Yamato tungkol sa misteryong nakaraan ni Zunisha at sa nakakagulat na revelasyon ng kaugnayan nito kay Joy Boy. Ngayon naman fam, sa Chapter 1041 ay muli na namang nagpakawala ng isang malaking pasabog si Oda. Dito ay nabanggit ni Momo kay Yamato na may mga nawawalang pahina sa journal ng kanyang ama na si Oden. Ito ay dahil naging desisyon ni Oden na punitin at tanggalin ng pahina sa kanyang journal na naglalaman ng mahalaga at direktang impormasyon tungkol sa makasaysayang isla ng Laughtail. Ito na fam ang kasagutan sa pinoproblema ng maraming One Piece fans na nabanggit nga natin sa dati nating video na malabong maging crew ni Luffy si Yamato sa kadahilan ng nabasa na niyang journal ni Oden kung saan nakasulat ang mga naging paglalakbay nito kasama ang mga maalamat na pirata na sina Whitebeard at Roger. At katulad nga ng huling eksena sa Chapter 967 ay makikita natin si Oden na sinusulat at isinasalaysay sa kanyang journal ang pagdating nila ng Roger Pirates sa Laughtail kung saan natuklasan nila ang katotohanan sa likod ng mga naganap sa Void Century. Kung ano ba talaga ang layunin ng D-Clan? Kung para saan ba ang ancient weapons? At ang pinakamatindi sa lahat ng ito fam, ay ang pagkakatuklas nila sa misteryosong kayamanan na iniwan ni Joy Boy, ang One Piece Treasure. Ang mga napakahalagang bagay na ito fam na nakasulat sa journal ni Oden, ang siyang dahilan kung bakit hindi maaaring maging crew ni Luffy si Yamato dahil nga sa nabasa na niya ang journal na ito. Para mas maintindihan natin fam, kung babalikan natin ng Chapter 507 ay makikita natin ang nakakatindig balahibong eksena na ito. Dito ay kausap ni Rayleigh ang Straw Hat crew kung saan tinatanong ni Usopp kay Dark King kung ano ba talaga ang kayamanan na nakatago sa Final Island, kung ano ang One Piece treasure. Subalit bago pa man matapos ni Usopp ang kanyang katanungan, ay biglang sumigaw ng malakas si Luffy at pinatigil ang pagtatanong nito. Dito ay sinabi ni Luffy na hindi niya gustong marinig kung ano ba talaga ang One Piece,
ni hindi niya nga gustong malaman kung totoo ba talaga ang kayamanang ito o hindi. At kahit anong bagay tungkol sa One Piece ay ayaw niyang marinig. Dahil ito mismo ang dahilan kung bakit sila nagsimulang maglakbay. At kung sasabihin sa kanila ngayon ni Rayleigh ang tungkol dito, ay titigil na siyang maging isang pirata. Dito na nga sinabi ni Luffy na hindi siya magpapatuloy maglayag para lang sa isang boring na paglalakbay. Pansinin niyo fam ang reaksyon ng mukha ni Rayleigh habang sinasabi ito ni Luffy, na para bang masayang masaya si Rayleigh at naaalala niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Roger sa batang pirata na ito. Ito ang dahilan fam kung bakit hindi papayag si Luffy na makasama nila si Yamato sa kanilang paglalakbay. Subalit dahil nga sa bagong impormasyon na binigay sa atin ngayon ni Oda sa chapter na to, ay makakatiyak na tayo na si Yamato na nga ang susunod na magiging miyembro ng Straw Hat Crew. Napakatalino talaga ng ginawang desisyon na ito ni Oden na pagtanggal ng mga importanteng detalye tungkol sa Laugh Tale. Siguro fa may ginawa ito ni Oden upang kung sakali man na mapasa kamay ni Kaido ang kanyang journal, ay hindi nito malaman ang anumang impormasyon tungkol sa Laugh Tale. Grabe fam, hindi ko ma-imagine kung gaano nakalakas ang crew ni Luffy pagkatapos na masama ni Yamato sa kanilang grupo. Ang King of Hell na si Zoro na tumalo ng isang Lunarian at first Yonko commander ng Beast Pirates na si King. Si Sanji na isang genetically enhanced superhuman na nagpabagsak sa isa sa pinakamalakas na scientifico at second commander ni Kaido na si Queen. Ang dating miyembro ng Seven Warlords of the Sea at pinakamalakas na fishman na si Jinbei. At ngayon naman ay ang nag-iisang anak ng strongest creature of the world na si Yamato. At syempre, huwag nating kalimutan ang kanilang kapitan na eksperto at master ng tatlong uri ng haki at siyang magpapabagsak kay Kaido na isa sa pinakamalakas na pirata sa mundo ngayon. O diba fam? Sobrang lakas at magiging unstoppable na talaga ang Straw Hat Pirates! Kung nagdududa pa kayo fam na si Yamato nga ang magiging sunod na crew ni Luffy, ay tingnan na lang natin ang pagkakapareho niya sa lahat ng Straw Hats. Hindi ba't katulad ni na Robin, Sanji, Nami at Chopper ay nakaranas din si Yamato ng mahirap at malungkot na nakaraan kung saan dinanas ni Yamato ang pagmamalupit at pagpapahirap sa kanya ng kanyang ama na si Kaido. At kagaya din ng mga miyembro ng Straw Hats ay meron ding pangarap si Yamato at ito na nga ay ang maging malaya at makapaglakbay sa malawak na karagatan. O diba fam? Hindi ba't pasok na pasok si Yamato sa mga criteria na ito? Ang pagkakaroon ng malungkot na nakaraan at pagkakaroon ng isang pangarap. Yan ang mga bagay na nagbubuklod sa bawat isang miyembro ng Straw Hat Crew. Kaya talagang makakasiguro tayo na si Yamato na nga ang susunod na crew ni Luffy. Pasensya na pala kayo fam at lagi tayong bumabalik sa mga nakalipas na pangyayari sa kwento. Gusto ko lang kasing maipasa din sa inyong matinding excitement, kaligayahan, kalungkutan at kung ano-ano pang halo-halong mga emosyon na nararamdaman ko sa tuwing binabalikan ko ang mga nakakapanabik na mga eksenang nangyari sa storya. Mas ma-appreciate kasi natin ang kwento ng One Piece kung naiintindihan natin ang mga pangyayari na may direktang kaugnayan sa kasalukuyang chapter. Kaya sana'y mapagtiisan nyo na ako fam. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat ang tagpo sa treasure room kung nasaan si Hiyori at Orochi. Kung sa nakalipas na chapter ay patuloy na tinutugtugan ni Hiyori ng shamisen si Orochi, ay bigla namang nagbago ang eksena sa chapter na ito. Dito fam ay makikita na natin si Orochi na na-stuck at hindi makaalis sa kisame ng silid na yon. Sa puntong ito na din inihayag ni Hiyori na hindi Komurasaki ang kanyang tunay na pangalan at ang katotohanan ay siya ang anak na babae ni Oden na si Kozuki Hiyori. Siguradong mababaliw si Orochi sa pangyayaring ito fam dahil wala siyang kaalam-alam na nakaligtas at patuloy pa ding nabubuhay ang mga anak ni Oden. Pero paano kaya nagawa ni Hiyori na matrap si Orochi sa kisame ng treasure room? Ano kayang kakayahan ng meron si Hiyori at para bang hindi na nakapalag at nakalaban pa si Orochi? Lalo na't nagtataglay ito ng isang mythical Zoan na Devil Fruit. Maari kaya na Devil Fruit user din itong si Hiyori? At ano naman kayang Devil Fruit meron nito? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa din nagpapakita ang isa sa mga scabbards na si Denjiro?
Akala ko pa naman pa may si Denjiro ang siyang tatapos kay Orochi. Habang distracted pa ito at abala sa pakikinig kay Hiyori. Pagkatapos naman ng eksenang yan fam, ay dadako na tayo sa isa sa pinakamatinding pasabog sa chapter na to. Dito fam, may makikita natin ang pinuno ng CP0 na kausap ang 5 Elder Stars o Gorosei. Matatanda ang huli nating nakita ang pinuno ng CP0 kasamang isa pang CP0 agent na kaharap ang dating Whitebeard Pirate Commander na si Izo. So far fam, hindi pa nababanggit sa spoilers kung ano na bang nangyari kay Izo. Kung madali lang ba itong natalo ng CP0 o kung kasama ba siya sa eksenang ito. Sa tagpongang ito ay makikita natin ang pinuno ng CP0 na kausap sa Denden-mushi ang Gorosei. Dito ay may bagong mandato ang world government sa pinuno ng CP0 na siguradong ikakagulat ng marami. Ngayon fam, ay pinag-uutos ng Gorosei na gawing prioridad at unahin ang pagtapos sa buhay ni Monkey D. Luffy. Sinabi din ng mga ito na mahalagang mapatay ng CP0 si Straw Hat sa lalong madaling panahon. O diba fam, alam na siguro natin kung ano ang implikasyon nito. Hindi ba't kailan lang ay si Robin ang siyang unang tinatarget ng CP0? Katulad nga ng sinabi ni Rob Lucci sa eksenang ito sa Chapter 1028. Dumating naman ang Chapter 1037 at nakita natin na sinabi ng 5 Elders na kinakailangan na ngang mahuli si Nico Robin. Subalit sa pagpapatuloy ng parehong eksena, ay bigla nilang napag-usapan ng isang maalamat na Devil Fruit na lubhang kinatatakutan ng World Government. At sa sobrang takot nga ng World Government sa Legendary Fruit na ito, ay nagpa siya silang palitan ng pangalan nito upang ibaon ang existence o pag-iral nito sa kasaysayan. Ito ang huling beses na nakita natin ng Gorosei bago ang kasalukuyang chapter. Hindi ba't nakakapagtaka fam na pagkatapos banggitin ng Gorosei ang tungkol sa maalamat na Devil Fruit, ay mabilis na nabago ang kanilang prioridad. Mula nga sa paghuli kay Robin, ay kagad na nalipat ang kanilang atensyon kay Luffy. At ngayon nga ay ipinag-uutos ng mga ito sa CP0 na ibuhos ang kanilang lakas upang tapusin ang buhay ni Straw Hat sa lalong madaling panahon. Base sa mga pangyayaring ito fam, ay maaari na siguro nating sabihin na ang tinutukoy ng 5 Elders na malamat na Devil Fruit na labis na kinatatakutan ng World Government ay walang iba kung hindi ang Gomu Gomu no Mi na Devil Fruit ngayon ni Luffy. Ito na din ngayon fam ang sinasabi at pulso ng malaking bahagi ng One Piece community sa buong mundo na ang Devil Fruit na nga ni Luffy ang kinatatakutang Devil Fruit ng World Government nang dahil na din sa bagong impormasyon mula sa spoilers ng chapter na to. Katulad na rin nga ng nabanggit natin dati fam na hindi lang aksidente na ninakaw ni Shanks at ng Red Hair Pirates ang Gomu Gomu no Mi mula sa pangangalaga ng World Government. Ito na din ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ng World Government ang Devil Fruit na ito. At ito ay dahil ang Gomu Gomu no Mi na nga ang maalamat na Devil Fruit na kanilang kinatatakutan. Ang tanong natin ngayon fam, ay bakit kaya nasabi ng Gorosei na imposible na ma-awaken ang Devil Fruit na ito ngayon? Ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang nagigising ni Luffy ang totoong kapangyarihan ng Gomu Gomu no Mi? Kung ganon, ano naman kaya ang totoong pangalan at kakayahan ng legendary Devil Fruit na ito ni Luffy? At bakit si Zunisha ang piniling ipakita ni Oda sa eksena habang pinag-uusapan nito ng 5 Elders? Grabe talaga fam, pagkatapos maglabas ni Oda ng panibagong impormasyon tungkol sa isa sa pinakamalaking misteryo ngayon sa kwento, ay mas lalo pang dumami ang mga tanong natin ngayon, imbes na mabigyan pa ito ng linaw. Talagang nagiging mas kapanapanabik pa ang mga nangyayari ngayon sa Wano Arc. At dahil nga ang mga tagpong ito ay nakasentro sa maalamat na Devil Fruit, ay mas lumalaki tuloy ang posibilidad na magamit na ni Luffy ang awakening ng Gomu Gomu no Mi sa pagtutuos nila ngayon ni Kaido. Grabe, mas lalo tuloy akong na-excite makita ang awakening ni Luffy. Lalo na fam at nagpamalas na ng kani-kanilang mga Devil Fruit awakenings ang mga kapwa supernova ni Luffy na sina Law at Kid. Kaya siguradong hindi magpapahuli ang ating bida. At tiyak na makikita na din natin sa wakas ang awakening ng kanyang Gomu Gomu no Mi.
Speaking of Luffy fam, ay lumipat na tayo sa panghuli at napakalaking pasabog sa chapter na to. Dito na nga fam, ipinagpatuloy ang bakbakan sa pagitan ng Straw Hat Captain na si Luffy laban sa kapitan ng Beast Pirates at Emperor na si Kaido. Matatanda ang huli nating nakita ang labang ito, apat na chapters nang nakakaraan, nung nagsalpukan ng mga bagong malalakas na atake ng dalawa. Ang umuulan na higanting suntok ni Luffy na Gumu-Gumu no Rock Gatling laban sa malahelikopter na kanabo ni Kaido na Gundare Meteor Shower. Sa bungguan nga ng mga atake nilang yon ay parang halos tablang naging resulta at parehong napuruhan ng kaning-kanyang mga atake ang dalawa. Subalit sa dulo nga ng palitan ng kanilang mga malalakas na teknik ay tila ba nang ibabaw si Luffy? Samantalang si Kaido naman ay parabang nawalan saglit ng malay sa kabila ng paggamit nito ng kanyang bago at kakaibang drunken fighting style na tinawag niyang Shoron Hake. Sa chapter na ito naman fam, ay makikita natin ang isang hindi inaasahang flashback kung saan ipinakita ang batang-batang si Kaido na nasa 15 taong gulang pa lamang. Sa flashback na ito fam, ay masasaksihan natin ang pagkakataon kung saan unang nagkakilala sina Kaido at Big Mom. Dito ay malalaman natin ang mga unang salita na binitiwan ni Big Mom nung nagsalubong ang landas nila ni Kaido, kung saan nagpakilala si Big Mom bilang Linlin at sinabing siyang magiging hari ng mga karagatan. Siguro fam, may nangyari ang flashback na ito sa dulo ng naging huling salpukan ni Kaido at Luffy, habang tila ba wala ng malay si Kaido at namumuti na ang kanyang mga mata. Marahil ay naramdaman ni Kaido na natalo na ni Nalo at Kid si Big Mom, kaya biglang pumasok sa isipan nito ang alaala ng kanilang unang pagkikita. Nakakalungkot isipin na may pagkakapareho pala si Luffy at Big Mom, at kagaya ni Luffy, ay palaging unang bukang bibig ni Big Mom sa tuwing ipinapakilala niya ang kanyang sarili na siyang magiging hari ng mga pirata. Pagkatapos naman ng maikling flashback na ito fam, ay kagad na nagpatuloy ang laban, kung saan makikita nating mabilis na nakarecover si Kaido mula sa huling atake ni Luffy. At ngayon nga ay makikita natin si Luffy na muling naghahanda para sa isang malakas na pag-atake. Sa puntong ito na, nag-transform si Luffy sa kanyang Gear 4th Snake Man. At habang nasa form na ito, ay inatake ni Luffy si Kaido sa pamamagitan ng isang bagong technique na tinawag niyang Gumu-Gumu no Hydra. Sa kasamang palad nga lang fam, ay hindi pa isinama ng spoiler provider ang detalye tungkol sa bagong atake na ito ni Luffy. Subalit kung titingnan natin sa Greek mythology, ay makikita natin na ang Hydra ay isang dambuhalang ahas na halimaw na nagtataglay ng siyam na ulo. Base dito fam, may mataas ang tsansa na may pagkakapareho ito sa huling atake ni Luffy na Rock Gatling, kung saan nagpakawala ito ng sunod-sunod at hindi mabilang na suntok. Ang pagkakaiba lang siguro ay mas mabilis ang bagong atake na ito, dahil sa ito ang pangunahing katangian ng Gear 4 Snake Man form ni Luffy. Habang inaatake naman ni Luffy si Kaido gamit ang Gumu-Gumu no Hydra, ay sinabihan nito si Kaido na hindi siya titigil sa pag-atake dito hanggat hindi siya nauubusan ng lakas at enerhiya, at tinitiyak niyang patatalsikin niya si Kaido palabas ng Wano. Grabe fam, talagang patuloy na umiinit ang huling laban na ito sa Wano sa pagitan ni Luffy at Kaido. May tinatago pa kayang alas si Kaido na hindi pa niya ginagamit laban kay Luffy? Eh kailan naman kaya natin makikita ang alas na gagamitin ni Luffy para tuluyang mapabagsak si Kaido? Bago matapos ang chapter fam, may saglit namang ipinakita ang kasalukuyang kalagayan ng iba pang miyembro ng Straw Hat Crew, katulad ni na Jinbei, Nami, at Usopp. At ang pinakahihintay nating update sa kalagayan ni Zoro. Yun nga lang fam, may isa pa ito sa hindi masyadong idinetalye ng spoiler provider. Subalit sana'y malaman na natin ang totoong nangyari kay Zoro kapag lumabas na ang kabuuan ng Chapter 1041 sa Biyernes. Pero alam niyo fam, hindi pa dyan natatapos ang magagandang balita dahil wala ulit break ang One Piece sa susunod na linggo. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang hype at excitement ng digmaan sa Wano Arc. Ano sa tingin nyo? Ano nga kaya ang totoong pangalan ng Devil Fruit ni Luffy? Magkakatotoo kayang sikat at kumakalat na teorya ngayon na isang mythical Zoan talagang Gumu-Gumu no Mi?
Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa video ito at sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!